Hello guys, ayan, naghahanda na naman ang lola nyo dahil maglalakbay na naman ako. Pupunta tayo sa Mount Kapigpiglatan. So ayun nga, nung nasa Subic na ako, alas 12 na ng hating gabi yun, walang masyadong sasakyan kaya nag-decide ako na maglakad na lang. Pupunta ako sa Watermark para may kitain ako dun na kasama namin na pupunta dun sa Mount Kapigpiglatan. Ayan, nilakad ko lang siya. Ayun, nakasakay na kami sa bus. Victory. With aircon pa yan. Ito yung pamasahe hanggang San Felipe. Doon kami sa 7-Eleven. Magaan tayo ng mga kasama ko. Giting tagumpay ang lola nyo. Happy yarn! So, ayun nga, pababa na kami ng bus at nakating na kami sa meet-up place namin dito sa San Felipe, sa 7-Eleven. So, ang mangyayari niyan is, hihintayin namin yung iba namin kasama. At nauna na doon si Kuya Gio, syempre siya yung coordinator namin, malamang na nandun na siya. At ayan yung kasama kong dalawa na... Bali, tatlo pala sila. Dalawa yung galing dun sa Manggahan at isa yung galing sa Acasillejos. Ayan. Habang inihintay namin yung iba naming mga kasama, nagkape muna ang lola nyo, pampawala ng init. Medyo lang. Siyempre, pampawala ng antok dahil anong oras na. Then sigurado maabutan kami ng umaga doon sa pag-akit namin sa bundok. Nung nakumpleto na kami, dumiretso agad kami dito sa Barangay Umaya sa San Narciso para mag-fill up ng waiver at para na rin sa registration. Ayan. Marami kaming aakyat ng bundok this time. Ayan yung form or waiver na pipilapan namin para in case of emergency kung maligawan lola nyo. So, ayun nga, nag-briefing muna kami bago kami umakit ng Mount Kapigpiglatan. Sinabi nila yung mga rules and regulations bago umakit doon. At sila nga pala yung maging tour guide namin. Sinabi nila na bawal daw magkalat doon para sa environment na rin. Ayan. So, ayan, start na ng hiking at kailangan ng flashlight. At ang lola nyo, nagdala ng flashlight pero hindi ganun kaliwanag. Siyempre, low budget. Part 1 po muna tayo. See you sa next part. Bye!